So magandang araw mga kabudget meal at nandito na naman tayo sa ating project which is the 48 square meter modern house with loft. So ngayon po dito po ay ituturo namin sa inyo kung paano kami nag-i-start na gumawa ng loft. Let's go! So ayun na nga mga ka-budget meal, as you can see ay naikabit na natin yung angle bar at may mga butas-butas na doon para dyan natin ilalagay yung mga tubular bilang frame. Ayan, so ngayon ino-welding natin kung bakit natin yung pinatasan para lumitaw yung mga bakal ng hollow blocks at doon natin itakapit itong angle bar na ito. Ayan, ito nga pala yung aming day 1 dito sa aming project, 48 square meter na may loft. Ito na siya guys, no? At unti-unti, at dito rin sa kabilang to ay maglalagay din tayo magkabilaan, no, ng angle bar. Yan, dyan natin ipapatong yung ating mga tubular. Okay, at ito, so ang ating ginamit ay ito nga pala, meron kami ditong CCTV. Ayan, para at least ay nakikita namin yung mga gamit. Siyempre, 4-hour safety. Tsaka para din makita natin yung ating mga tao kapag wala tayo dito sa may site. Ayan, sa ating project. So, ito nga pala yung aming team. For now, dalawa lang sila kasi hindi naman ganun kabigat gawin yung lock. Ayan, so welding at syempre kailangan ng taga-abot at taga-putol ng mga bakal. Okay, at ito yung mga binili namin. Ayan, 2x3, 2x4, ayan, 2x4 pala mga kabudget meal at saka angle bar. Yan yung mga kailangan nyo. Maya-maya lang po ay makikita natin. So ang putol natin ay 151 inches ata to. Okay, ito po putol na siya. Para ilalatag natin din mga kabudget meal doon yung sa taas. So ito nga pala si Boss Nino. Siya ang taga-putol ng tubular. Walang unique para pantay na pantay mga kabudget meal. Ayan, napaka simple lang naman mag-cut ng tubular basta't meron lang kayong grinder or circular saw, mas maganda rin yun. Okay, para at least ay okay yung pagkakakat. Ayan, babalik-balik pa rin nyo lang para at least ay nandun pa rin yung quality, no? Lahat ng sides hindi siya paling-paling. So ngayon, ang technique ginihit-kuhita namin yun. So, eto na siya ngayon. Ayan na, no? At nailatag na natin, mga kabudget meal, yung ating tubular. Okay, yan. Dalawa. Dalawa muna sa side, at saka natin lalagyan yung pinakagitna. Okay, unti-unti lang yan. At panoorin nyo ito, mga kabudget meal, hanggang dulo para at least ay matuto kayo. Okay. At syempre kung nga hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ay hinihikayat namin kayo na mag-subscribe, mag-like, at i-share itong ating video o yung ating vlog. So ngayon ang ginagawa ni Boss Nino ay ginagatlaan to kasi maglalagay tayo ng 2x6 na tubular dyan para hindi lumundo. Okay, kailangan natin ng pampatibay dyan sa gitna. At syempre, ang aming hagdan ay Lexington Ladder Company. Ayan, yung aming gamit. Talagang matibay. So ngayon, tinitik-tik na to ni Boss Edmond. Palilitawin lang natin yung bakal, mga kabudget meal. Para at least, dyan natin siya i-welding.
At eto na yung ating gagamitin, which is the 2x6. Ilalagay natin doon mga ka-budget meal. Kabilaan, isasalpak natin yan. So eto na siya mga ka-budget meal. Yan. Para at least ay tumibay-tibay ang ating loaf. Okay, astig no? Saktuhan yan mga ka-budget meal. Wala talagang palag as in. So ngayon, after tumatapos, ay lalagyan pa natin ng semento yung magkabilang yan. Para at least ay nakapakain siya no, sa semento at para hindi rin kalawangin. So eto na ngayon. Yan, patuloy pa rin tayo naglalatag ng mga tubular na 2x4. Ayan. So ngayon, ile-level natin itong mga ka-budget meal para pantay na pantay. At silipin natin yung taas. Ito na yung kalagayan sa taas. Ayan, kita nyo na yung angle bar, no? Winelding natin dyan sa mga bakal ng biga. Ayan, ayan na siya. Kita nyo, hale-halera na. Malaki itong mga ka-budget meal, no? Yung pinaka-kwarto niya, malaki. So, ito yung pinagkakalagyan ko ngayon. Dito yung hagdanan. Kaya nga sabi sa inyo, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. At syempre, huwag nyo pong kalimutan pindutin yung bell button para at least ay updated kayo. Ito nga pala yung tanawin nila. Wow! Green na green. Napakalakas ng hangin dito mga kabudget. Kaya nga, masarap bumili ng lupa sa bukid. Ayan, ganyan no. Lakas ng hangin, fresh na fresh. At syempre, sa lahat ng mga bintanang yan, yun din yung makikita nyo. Diba? Update, update na lang tayo mga ka-budget meal, no? At ito nga pala yung part 1 ng ating pagtuturo kung paano magkabit ng loaf. Siguro po sa next vlog natin ay makikita nyo na. Okay? Natapos na to. Ayan. Ayan, no? Saktuhan, no? Kita nyo mga ka-budget meal. Saktong-sakto. Talagang walang, walang sobra. Wala rin kulang. Saktong-sakto. Ayun, no? Dikit na dikit. Diba? Para pag winelding, maayos siya. So ngayon, mga ka-budget meal, wag na wag niyong kalilimutan na mag-level kapag ganito. Okay, kasi hindi natin po pwede yung isunod sa biga. Kasi minsan yung biga natin paling-paling. Kaya dapat talaga ay bibigyan nyo ng pansin yung level. Kasi mahirap kapag hindi naka-level, hindi papantay yung mga marine plyboard natin na ilalagay dyan na 3-4. Meron chak dyan na lundo or mataas kapag hindi natin ni-level. Pagka yan ay level, talagang pantay na pantay yan, mga ka-budget meal. So ngayon, dito na tayo banda. Yan. Kinakabit na ni Boss Edmond tsaka ni Boss Aninyo yung ating mga tubular. So paano hanggang dito na lang yung ating part 1. Abang-abangan nyo lang yung ating part 2 mga ka-budget meal. At magkita-kita tayo ulit sa next vlog.